sa isang tahimik na sulok ng Negros Oriental. May pamilyang bilanggo ng kanilang mundo. Mag-isang naninirahan sa kanyang barong-barong si Nanay Sita. Ang kanyang dalawang anak na itatago natin sa mga pangalang Alan at Manuel may matinding sakit sa pag-iisip. Hello, Nanay. Nanay Sita? Oo. Kamusta po kayo? Oo, sige. Ako po si Atom. Naghahanda po kayo ng ano? Ng pagkain? Ano po ang pagkain nila ngayon? Nang kangautan, gilgilubihan. Kari isda. Giununan, hinatag sa among parinti gabi, giununan sa kong amiga. Jutay rin ang sobra, magsato ko, dagko magkaon. Ang akwa dekot sa lubot. Gilaman. Maluoy ko sa akong mga anak do kabuo. Takog ako. Yung pagkain po nila, linalagay niyo sa plastic? Dili pinggan kay dabukon, anak, buakon. Plastic, ano mo nagsilig mabuntag. Tama na po yan? Tadagdagan pa natin? Ay, dungagi pa na. Kulang. Kulang. Ang bataan ang dagko. Kanito big. Gusto niyo po kayo yung nag-aabot ng pagkain sa kanila, sa mga anak niyo? Mag-agwanta, gulama ko. Mamaybay, ram ko aning bumbong, mga pot. Paingon dito. Okay, mag-igod rin ko diya. Ginoo. Dali po, Nanay, ha? Dali lang po. Maling sakita akong tuhod. Sakita. Ibigay po natin ito, Nanay. Dili pa dulag ka. Ay, tumapon yung tubig na isa. Be, ako'y hatag. Aw, Nana. Abtik rabe ta kung liho kung yan sa may ning daot na kung edad 76 rung Enero 5 dinudago ko pabuyon sa Ginoo. Dinago kalima sa kong anak. Hindi na ko katiman sa akong mga anak ko. Simba ko wala na ko. Ako ng aliman kay. So dito nakatira yung magkapatid na anak ni Nanay Sita. Yung kanilang bahay ay sementado. Pero kitang-kita niya na meron talagang rehas dito sa harap. Dito na sila natutulog, dito sila kumakain, at doon sa sulok, doon sila dumudumi. Alam niyo, hindi siya magandang tignan. Kumbaga, mukha talaga siyang kulungan, pero given the circumstances, ito na talaga yung kanilang naisip na paraan para alagaan yung magkapatid.